Magandang buhay mga ka-herp. Nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong bike check video. Siyempre, dito na naman yan sa Maddie's Bike Shop. Ayan. So, ibabike check natin itong napakalupit na built bike na gawa ng T-Rich. Ayan, sinabi na nga ba, makikipagsabayan na ang T-Rich sa ibang mountain bike. Ayan, ibabike check natin itong T-Rich Alpha. Napakalupit na to mga ka-erp. Ayan. So, bago ko simulan ang bike check nitong T-Rich Alpha, magpapakilala muna ako. Ayan mga ka-erp. Ako nga pala si Archery. Gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Ayan. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, syempre pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos. Ayan. So, ano pang hinihintay natin mga ka-erp? Simulan natin ang bike check nitong T-Rich Alpha. So, ayan mga ka-erp, ang ating iba bike check. Syempre, ang bike na nasa harapan natin. Wala naman tayong nasa gilid at wala naman tayong nasa likuran. Ayan, sisimulan natin. Sisimulan natin ang bike check sa kanyang timbang. Ang timbang nito mga ka-erp ay 13.2 kilogram. Ayan, tumawad pa tayo sa 0.2 kilogram. Ayan, no? Ayan. At syempre, ang size ng ating frame ay medium. So, sinukat ko ito mga ka-erp. 16 inches ang haba ng ating seat tube mula dito at hanggang dito. Ayan, no? At ang ating frame, nakita nyo naman mga ka-erp. Ang ganda nito. Smooth welding. Ayan, no? O, di ba? Smooth welding dito. Dito naman, may raming uod ng pagkaka-welding. Ang ganda. At yung mga makikita mo dito, mga design. Ayan, manipis. Ito, manipis na parang sticker. Ito, manipis. Pero pagdating dito sa lining, mga ka-erp, halos wala akong nakakapa. Ito, dito sa Transcend One Cell, meron. Ito ang lapad. Malapad. Malapad to mga ka-erp. Ayan. Tapos dito, ang taba. Ayan, nakalagay dito, Alpha. Sa chainstay natin, mga ka-erp, may 27.5. Pero ang sabi sa akin, mga ka-erp, available din daw to sa 29er. Ayan, same price lang yan, same price. Tapos may bewang dito mga ka-erp. Ayan, may bewang. Walang ano rito, walang bridge. At wala siyang cable stopper. So, hindi mo to pwedeng lagyan ng FD. Yun ang aking pagkakaalam. Ayan, no? Tapos ang ating seat stay, pabilog. Ayan, Transcend One Self, ang moto ng T-Rich Alpha. Siyempre, dito may bridge. Pwede kang maglagay dito ng bike rack sa likuran. So, dito tortonilyo yan, saka dito. Ayan, no? Ang ganda nito. At ang ano nito, bukang-buka. Bukang-buka yung mga pinagkakabitan ng ating dropout dito. Yung dropout niya, mga ka-erp, nakabaliktad. So, kailangan mong baklasin ng gulong para mapalitan mo itong dropout. Hindi kagaya ng ibang dropout, nandito lang sa may bandang labas. Ito nandun sa pinaka-likod nitong frame. So, medyo mahirapan tayo doon, ano? Pero ang kagandahan nito, napapalitan yung dropout. Mabali man yan, makakabili ka pa rin yan. Ayun, ang ganda. O, panalo, syempre. At ang ating head tube ay tapered. Ayan. May kahabaan ng ating head tube, mga ka-erp. 120 mm ang haba. Syempre, may logo yan. Parang mata ng ahas, ano? Nakakatakot ang logo ng T-Rich. Ayan, tapered. Then, dito tayo ngayon sa suspension port niya, mga ka-erp. Uy, panalo, naka-air fork, nag-a-upgrade ang T-Rich. Naka-fine-tuning yan, manual lockout, mga T-Rich. May T-Rich, ano? Mga ka-erp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clicks. Ayan, 7 clicks. Tapos, mayroon tayong air valve cover dito. So, dyan nakatago ang air valve. Dyan mo bobombahan niya kasi air fork yan. Ayan, hindi yan air fork, ha? Hindi yan air fork, ha? Air fork yan. At syempre, single air yan mga ka-erp. Andito yung hangin at dito may spring. Ayan, kaya siya tinawag na single air. At syempre, alloy ang ating crown, alloy ang arc, alloy ang lower. Ayan. At yung kanyang stanchion is 120 mm ang haba. At syempre, meron siyang rubber indicator ng sag. Yung play ng ating suspension port. Kaya kagaya ng ginasabi ko sa ibang video mga ka-erp, pwede na sa akin dito malapit sa 1/2. Huwag lang yung 1/2, masyado nang malambot yon. Kasi syempre, meron yung sticker guide kung ilang PSI ang ilalagay mo, depende sa iyong timbang. So pagkabili nito mga ka-erp, pwede mo nang ipaset up
yung PSI ng iyong suspension for. Syempre, dapat alam mo yung bigat ng iyong katawan. Ayan, oh, syempre, oh. Ah, syempre, dito tayo. Yung kanyang hubs. Oh, di ba, panalo. Hubs niya, mga herb, ay alloy. Walang tatak. So, bigyan natin ng tatakbuhin yan. Hindi, joke lang. Oh. Alloy. Palagay ko, silvering to, Lodi. Silvering to, herb. Kasi yung cover niya, alloy. Ah, quick release yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. At 32 pieces din ang ating bakal na spokes. At ang double wall rims natin, or alloy, double wall, ay may tatak na T-Rich. Sticker lang ito, mga ka-herb. Ayan o, T-Rich. 27.5. At ang gulong natin, CST Caballero. Ayan o, mukhang kabayo yata, so sasasakay dito ha. Di ba? Mga ngabayo ka rito. 27 by 2.25. Ayan, medyo may kalaparan to, mga ka-herb. At yung knobs niya, mga ka-herb, ang dami at ang lalaki. Talagang, ano to, panglupa ito, mga ka-herb. Tamang-tama to sa mga nagpuputik. Ayan, no? Sa mga hihilig magputik dyan. Di ba? Ganon din dito sa likod, CST Caballero. T-Rich na double wall alloy rings. Ayan, no? 36 holes. Siyempre, 36 ang ating spokes. Bakal yan. At sa likod, ganun pa rin mga ka-herb. Wala talagang tatak ang ating hubs. Kahit magtututuwad ako dito, wala akong nakikita. Ayan. Pero alloy yan. Alloy silvering, tapos quick release. O, diba? At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Bilangin natin. Pero bago yon, alamin muna natin ang tatak. Sunshine SZ. So, karamihan sa mga built bikes ay Sunshine ang tatak ng kanyang cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Halimaw tong mountain bike na to, mga ka-herb. 13 speed. Di ba? So, pangalawa pa lang yata itong mountain bike na ito na na-bike check ko na 13 speed. Kita nyo naman, 13 speed. Napakarami nito, mga ka-herb. 11 to 50 teeth. O, napaka-smooth ng ano nito, shifting nito, mga ka-herb. Oh, di ba? At ang RD natin ay Senza ARX. Ang ganda nito, mga ka-herb. Smack. Ah, hindi pala to Senza, mga ka-herb. Smack pala to. Smack ARX. Oh, di ba? Ang ganda, antigas. Antigas nito, mga ka-herb. Tiga, promise, oh, antigas talaga. Yan ang haba nito at standard size ang ating pulley plastic. Ayan, parehas na standard size. Ang ganda nito, mga ka-herb. ARX. O, di ba? At ang kadena natin, YBN. Yan, silver na silver. Pati yung loob, silver. At ito, sa panalo, T-Rich na crankset. Direct mount. O, di ba? Hollow tech pa, mga ka-herb. 170mm made of alloy yan. Ang ganda. Promise nito. Baka lang ating chainring. 34 teeth. Ayan, removable ito mga ka-herb. Napapalitan yan kasi may tornilyo dito sa likod na tatlo. Hindi kagaya doon sa ibang crank arm or chainring, may apat na tornilyo. Kasi ano yun eh, Shimano type. Ito, SRAM type. Ayan, biglang ganun eh, no? SRAM type. Sa SRAM ko unang nakita yung ganitong direct mount. At syempre, ang ating clamp ay 34 point something. Hindi ko na matandaan, millimeter. Kaya ang ating seat post ay 31.6 ang taba, 350mm ang haba, parehas yan na made of alloy. Yan, naka-set back, single bolt kasi nag-iisa lang yan. Ang ating upuan ay T-Rich, medyo payat, na mahaba, makapalampong, ayan at malambot. So medyo manipis lang itong pinaglalagyan ng puwit mo. Yan o, pinaglalagyan ng puwit mo. So, mababaw lang din yung singawan ng utot at yung daluyan ng ihe. Tapos, dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. Ang handlebar niya, mga ka-herb, 720mm. Low rise, made of alloy na may tatak na T-Rich. Ayan, ang ganda, oh. At ang stem natin, ito yung tinatawag ko na kamao stem. Kasi pag tinignan mo siya sa gilid, mukha siyang kamao na nakaganyan. O, di ba? T-Rich yan. 890mm ang haba. Ang haba nito, ate, di ba? At ang ating head cap or headset ay Neko. Ayan, no?
Yung top cup niya alloy. Yung dust cover niya alloy. Ang galing nito mga car po. May spacer dito. Spacer ba to? Ayun o. O dust cover. Yan. May spacer na dalawang 10 millimeter. O, diba? At syempre dito tayo sa ngayon sa RD. O, smack nga car. Kala ko sensa to. Smack ARX. Ito yung ano. Walang indicator mga car po. Wala kang makikita dito na number. O kaya yung kamay para malaman mo kung ano speed mo. At tingnan natin, oy, ang ganda, push-pull. Push-pull, push-pull. Diba? Oh, diba? Ang ganda na to. Mm. Tapos dito tayo ngayon sa kanyang lever, hydraulic lever. Ito, yung kanyang hydraulic lever. Camros. Ang ganda. Ay, ito yung natitiklop yung ano, yung lock dito. Yan, ang ganda. Three finger to mga carp. Tapos yung grip niya mga carp, matigas tong goma na to. Ayan, matigas. Nararamdaman ko eh. Kahit meron siya dito parang mga groove-groove na yan, matigas pa rin yung kanyang handle grip. Ayan, dito sa kabila, wala kang makikita na kakaiba kasi naka 1x lang yan. Ngayon, kung gusto mo lagyan ng FD, hindi mo malalagyan again mga curve. Kasi walang is topper dito sa may bandang ilalim ng kanyang frame. Ayan o. Oh. O, diba? At dito tayo ngayon sa kanyang rotor. Ang rotor niya is 160 millimeter. Ayan, muntik na tayong magkamali. 160 millimeter. At post mount na caliper na may tatak na Camros. Ito yata yung natapalitan yung, ay hindi. So, kailangan mong baklasin yung buong caliper para makuha mo tong brake pad. Ayan, post mount, ang ganda. Ang layo ng pagkaka-post mount niya. Ayan. Share ko lang yung idea mga carb, natutunan ko. Yung flat mount, yung hanggang dito yun, no? Yung flat mount. Ayan, may natutunan tayo. At dito sa kabila, ganun pa rin. Post mount na Camros na caliper, 160mm na rotor. O, oh, diba? At dito yung T-reach na crank arm. Siyempre, ito yung lock niya. Ayan, yung lock. Yung iba kasi, nandito yung lock sa kabila, eh. Tapos, nandito naman yung butas. Ayan, o. Oh. Siyempre, meron niyang lalagyanan ng malamig na tubig. Ito yung bottle cage holder. At hindi mawawala. Ayan, makalimutan natin. At yung pedal niya, mga ka-erp. Ang ganda ng pedal, o. Oh. Alloy, ang laki. Malapad to, mga ka-erp. Ayan, o. Oh. So, pwedeng-pwede na to, mga ka-erp. Laban na to. Sa mga gusto magkaroon ng bike at naghahanap ng budget na budget, ayan, at wala ka ng papalitang mountain bike, thumbs up sa inyo to. So mga ka-erp, ito ang ating binai-check, ang T-Reach Alpha na mountain bike. Again, dito sa Madis Bike Shop, meron silang available na 27.5 at 29. Ayan, so bahala ka lang kung anong gusto mo build size, 27.5 or 29. Alam ko, same price pa rin sila. Ayan, same price. Speaking of same price, nagkakahalaga to ng 15,500 pesos. Kita nyo naman, no? 13 speed. Naka-air fork. Tapos naka hydraulic disc brake. Ang ganda nito, mga car. Panalo to. Ayan. At bukod sa bike na makukuha mo, meron pa yung libreng jersey. Ayan, ito yung jersey, mga car. Meron ka pagpipilian doon. Maraming jersey doon. At syempre, helmet. Ayan, ang daming nakasabit na helmet dyan. So, pwede ka mamili ng kulay. Ayan. So, ilalagay ko na lang sa description, mga ka-erp, yung kanilang contact number, Facebook link, at Google Map para sa mga gusto mag-avail ng ating binay-check na T-Reach Alpha. At marami pa sila ditong bike. Ayan, no? May mga project bikes, saka may built bikes. Ayan. So, ang daming tao. Ayan, no? So, hanggang dito na lang, mga ka-erp. Siyempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibagong bike check videos natin. Ayan, bubulit tayo. Road to 10,000 subscribers tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam, bye-bye.